Aquí tenemos. So, would you like to apologize to the president and the people? So you're asking an apology? I'm just sorry to the president, the president. So what made you convinced to do that? Sa totoo po ba? Yung pita, yung kumbaga, nagiging sa loobin ko. Pero walang kumapansin. Kaya nagawa ko yun. So naghihanap ka ng attention dun sa Twitter? Yes po, pero yung wrong move. Oh, okay. Yun po talaga yung intention ko. Never po kasi sa Twitter ko na nagkaroon ng retweets. Ito po yung totoo. Pero hindi ko po inakala na magiging galing. So ngayon na-realize mo na mali ang ginawa mo? So sa kasalukuyan ay nagtuturo ka, di ba? Ano nang school mo? Okay lang, okay lang. Sige. Sa itong ginawa mong to. Sobrang. Okay. Ronel, maliwanag naman na ang pag-amin mo from your heart. So, we will do our best na i-extend ang pag-intindi sa'yo. Alright? National security ang kinahinatnan nito. Seguridad ito ng ating bansa sapagkat kung pinatay ang ating presidente, what will happen to our country? Klaro ko lang po saan ko nakuha yung email. Yes. Para po maging iwang kukwela pero mali po talaga yung puso. Kinabatan ko po sa 50 million ni Duterte na pag ano rin sa makaka pagdano ng box. Kaya, sorry. I see. So yung sinasabi ni Presidente na 50 million pesos ang kanyang bibigay sa mga kapag paggawa ng vaccine contra COVID. Meron pa atang sinasabi na he will make it 100 million. Wala po. And then I mean the president, I think. Parang gano'n. Pero ang narinig mo lang ay yung 50 million. So tinapatan mo lang at ginawa mong sangkalan nito para lang mapansin ka. Pero yun po, pinakaroon po. Yung maling gawa ko po. Okay. Thank you. So itong mensahe mong ito, Ronel, ay mula sa iyong puso, hindi ka pinilit sa pagbibigay mo ng mensahe at paghingi mo ng tawad sa ating presidente. Alright. Saksi ang mga magulang mo sa mensahe mong ito at kaming dalawa ni Sir Jerry na nandito sa loob ng sasakyan. So ang karagdagang investigation mamaya ay doon mismo natin gagawin sa NBI office. Okay, maraming salamat sa iyo, Ronel. Sorry.
Ronel Mas.